Hi guys, so this time let's continue learning social studies and proceed na tayo kay sociology. Now follow lang tayo sa handouts, kung ano yung nasa PowerPoint, nandiyan lang din sa handouts ninyo. Now when we say sociology, it is the scientific study of, ang first clue natin, human societies and social behavior. Again, when we say sociology, it is the scientific study of human societies. So ang topic natin dito is more on society, paano na pasa ang culture, and more on social behavior. Now let's go to the origins of sociology. Do not worry, even though lima sila lahat dito, we will just emphasize yung mga important na contribution nila when it comes to sociology. Now, let's start with Auguste Comte or Auguste Comte. Siya ang nag-coin ng term na sociology and suggested the use of positivism, applying the scientific approach to the social world, but he did not utilize this approach himself. Ang i-remember niyo lang guys, pag Auguste Comte, siya ang father of sociology. Again, pag father of sociology, answer is we have Auguste Comte or Comte, father of sociology. Next, lumabas before sa Prof. Ed ang pangalan na Herbert Spencer. Now si Herbert Spencer, another social philosopher, viewed societies as evolutionary and coined the term survival of the fittest. Ang mga students kasi before, pag makabasa ng survival of the fittest, ang gina-answer nila is si Karl Marx, which is mali. Pag survival of the fittest, answer is Herbert Spencer. Again, survival of the fittest, Herbert Spencer. Pero pag father of sociology, answer is we have Auguste Comte or Auguste Comte. Next, pag Karl Marx, ang clue lang natin dito guys is ang conflict perspective. Again, clues tayo ha. Pag Karl Marx, ang sa kanya is conflict perspective. Ibig sabihin, may struggle talaga sa mga mayayaman at hindi masyadong mayayaman sa lipunan. So again, pag conflict perspective, answer is Karl Marx. Pero pag survival of the fittest, sagot, Herbert Spencer. Pero pag father of sociology, answer is Auguste Comte. Now, ano yung contribution ni Emil Durkheim or Durkheim? Studied the social factors that underline clue, suicide. So kung kanina, more on survival of the fittest, si Herbert Spencer, si Karl Marx more on conflict perspective, si Durkheim, it's more on suicide. Again ha, suicide. And ang last, pag Max Weber, i-clue or i-underline ang word na religion. So gi-define niya ang religion as a central force in social change. So di ba kung mapapansin niyo guys, pag sociology, ang topic natin dito is more on human societies. So it's more on family, it's more on religion, it's more on mass media, culture, and even traditions natin sa Pilipinas. So again, pag ang clue is father of sociology, answer is Auguste Comte. Pero pag ang nakasulat, siya ang sikat sa survival of the fittest, answer is Herbert Spencer. Pero what if ang nakasulat is more on conflict perspective? Sino yung isagot natin? Si Karl Marx. Pero pag ang nakasulat is suicide, sino yung isagot? Emil Durkheim. Pero pag religion, sino yung isagot? Si Max Weber. So please, paki-familiarize ang lima katao and yung mga clues. Now, proceed tayo sa components of culture. Ang culture, guys, meron tayong non-material and we also have material culture. Now, when we say non-material, ibig sabihin, ito yung component ng ating culture na hindi natin pwedeng mahawakan. Pero pag material culture, yun yung pwede nating matouch. Now, let's start with non-material culture. Again ha, pag non-material culture, hindi natin sila nahahawakan. Siguro na-observe lang natin kasi it's more on our traditions. Now, let's start with the first part ng ating non-material culture, ang social norms. Again, ang social norms, part siya
ng non-material culture because hindi naman natin nahahawakan ang mga rules. Hindi natin nahahawakan ang mga social expectations. So ibig sabihin, pag social norms, these are the rules or expectations that define what is acceptable or required in a social situation. So again, pag it's more on our rules, it's more on our expectations, answer is social norms. Saan na belong na component ng culture ang social norms? Answer is non-material culture. Now, guys, ang social norms, na-divide siya into three. We have folkways, mores, and we also have our laws. Now, let's start first with folkways. Ano ba yung folkways? Ang folkways, sila yung ating mga una, customs, ano pa, traditions, next, conventions ng ating society. So pag makabasa kayo guys na it's more on our tradition, it's more on our customs. Ano yung isagot? Folkways. Ibig sabihin, when we say folkways, pabalik-balik na lang siya kasi naging part na ng ating tradition. Example, pag mag-say ng po at opo, that is an example of our folkways kasi naging part na ng ating traditions. So remember lang, pag folkways, pabalik-balik na siya, part na sa ating custom, part na ng ating tradition, and conventions ng ating society. And when we say folkways, socially approved siya, pero without moral significance. Ano yung ibig sabihin, ma'am, pag socially approved, pero walang moral significance? Ibig sabihin, kahit na hindi mo siya ma-follow, walang kinalaman if good or bad ba ang morality mo. Example, isa sa mga custom natin is ang pagsusuot ng barong Tagalog for the boys and then Filipiniana for the girls. Hindi ibig sabihin isang araw, hindi ka nakasuot ng barong Tagalog, automatically immoral ka na. So ibig sabihin, pag folkways, socially approved lang siya pero wala siyang moral significance. Ma-follow mo man o hindi, walang kinalaman sa moralidad mo as a person. Another example, ang pagharana, 'di ba? Tradition natin 'yan siya before. Now, pag hindi ka makapangharana, dili man pasabot na wala na kay morality, na immoral ka na. So again, pag folkways, pabalik-balik mga customs natin. Example, pagsisay ng po at opo, pagmamano, ano pa, pamamanhikan, harana. So yan yung example ng ating folkways. Yes, pwede siya hindi ma-follow kasi hindi naman related sa ating morality. Next, when we say mores, mores yan siya pagbasa, yan yung ating special folkways. Again, pag ang question, special folkways, answer is mores, which are important to the welfare of the people and their cherished values. Ibig sabihin, when we say mores, di ba cherished siya nga value? Special siya na mga folkways. Ibig sabihin, ito yung very strict talaga. Ito yung needed na ma-follow. Kasi pag hindi natin to siya ma-follow, affected ang ating morality. Example ng ating special folkways ay ang pagsisimba. Part sa ating values at as Filipinos ang magsimba. Pero what if nasa simbahan ka pero nakabikini ka? Do you think it's okay? Diba dili man siya okay? Or niadto kag simbahan pero naka spaghetti or naka tube or kanang naka pek-pek shorts or naka panty lang, naka brief lang. So diba dili siya okay? Ibig sabihin, pag mores, diba special folkways, affected ang ating values. Ibig sabihin, very strict talaga siya. The moment hindi natin ma-follow, affected ang morality natin. Example, pupunta ka ng simbahan nga naka-nude, wala kay dami. Diba pag musulod ka diraa unsay pag-isip sa ubang tao, ang thinking nila hala na unsa man na siya, immoral na pagkatao. So ang mores, the moment hindi natin i-follow, ibig sabihin affected ang ating morality. Another thing, ang
ang paglaglag ng bata, di ba? Ang paglaglag ng bata, part man sa ato ang special folk ways, dili man ato na tradisyon. Kung tradisyon pa nato, guys, ang paglaglag og bata, every time na mabunti, sige palaglag. Kasi pag folk ways, pag tradisyon, pabalik-balik. So pag special folk ways, kasari dyan yung very strict na mga customs natin. Mga special sila, so very strict. Example, bawal maglaglag og bata, bawal mag-attend og sa simbahan na nakahukas, naka-nude ka. So that is for mores. So again ha, pag folkways, pabalik-balik na lang siya. The moment hindi natin ma-follow, hindi affected ang ating morality. Pero pag mores, sila yung special folkways, may kinalaman sa ating values. Very strict. Pag hindi natin ma-follow, affected ang ating morality. Pero meron tayong isa na pag hindi natin ma-follow, automatically sa kulungan ang bagsak. Ang tawag, ang laws. When we say laws, ito yung formalized forms norms enacted by people who are vested by political and legal authorities designated. So ibig sabihin, pag laws, ito yung needed talaga ma-follow kasi yun yung batas. And then the moment hindi ma-follow, automatically pwede kang makulong. So again, ang non-material culture hindi nahahawakan. Una, social norms. Ang social norms may three types. Pwede folkways, pwede mores, pwede laws. Pag folkways, ang clue, customs, traditions, conventions. Pabalik-balik na lang, so the moment hindi natin ma-follow, it's just okay. Next, pag mores, ang clue natin, special folkways. May kinalaman sa ating cherished na values. Pag hindi na-follow, affected ang ating morality. Pero pag ang isa hindi ma-follow, nasa kulungan ka, ang tawag ay laws. Now, ang second type ng non-material culture, of course, hindi siya nahahawakan ang values. Kasi when we say values, these are abstract standards that persist over time and serve as guides to what is right and proper for people in society. Again, just remember, when we say non-material, hindi nahahawakan. Una, social norms. Second, ang values. And ang third, hindi talaga natin mahawakan ang kaalaman or ang knowledge. When we say knowledge, it is the total range of what has been learned or perceived through, and this could be natural, supernatural, and magic knowledge. So again, pag non-material culture, hindi natin nahahawakan. Una, social norms. Second, values. Third, knowledge. But when we say material culture, ito yung mahawakan na talaga. Example, mga artifacts, di ba? Mga artifacts, yan yung mga nakuha natin from the previous civilization or sa mga unang panahon pa. Usually, nasa mga museum. So the moment mahawakan natin, that's part of material culture. If nakabasa na kayo guys sa NCBTS, may question doon kung ano daw ang material culture. Tapos ang gi-answer is ang stone walls of Tasaday. Kasi di ba, when we say stone walls, mahawakan yung wall, yung stone. So that is part of our material culture. Pero guys, ang culture or ang kultura natin, meron siyang different characteristics. Ang una, ang culture is of course clue, learned ang culture. Learned by individuals as the result of belonging to some particular group. Ang second is, since na-learn natin ang culture, of course, ang culture is shared. So, ang culture is shared among members of a group. Third, culture is transmitted from generation to generation. So, that's the reason why nalaman natin na mahalaga ang pagmamano sa mas nakakatanda kasi na-transmit ang culture from generation to generation. Next, ang culture is dynamic. When we say dynamic, nag-change, nagbabago ang culture. It could be culture natin siya ngayon, but after mga 50 years, hindi na natin siya culture. So culture is dynamic. And culture is diverse. When we say diverse, iba-iba. So every culture is different from other cultures. That's the reason why huwag mong i-judge ang isang culture kasi hindi mo yan siya culture. Culture yan ng ibang tao. Always remember, diverse ang culture. Iba-iba ang ating mga traditions, iba-iba ang ating mga paniniwala, iba-iba ang ating mga customs. So respect each other. So again, in terms of culture, una, it is learned. Second, it is shared.
next transmitted, next dynamic, and diverse. So yung lima ang characteristics ng culture. Now, ang pinaka-importante sa sociology is ma-identify natin yung attitude towards cultural variation. So ano yung attitude natin knowing na varied or iba-iba ang culture natin sa ibang tao. Now, let's start with the term ethnocentrism. Again, focus ha, ethnocentrism. When we say ethnocentrism, refers to the tendency to assume that one's culture and way of life are, ang clue, superior to all others. So when we say ethnocentrism, feel mo superior ang culture mo and love mo masyado ang culture mo. And feel mo lang ang pinaka-the best na culture is ang culture kung saan ka na belong. So that is ethnocentrism. Pero minsan, may mga tao na kinakahiya ang kanilang culture, feel nila inferior ang kanilang culture, and that is xenocentrism. When we say xenocentrism, it is the belief that the products, styles, or ideas of one's culture are, baliktad kay ethno, inferior to other culture. So example, kung kinakahiya mo ang OPM, kasi feel mo inferior ang OPM sa K-pop, ano yung attitude mo towards cultural variation? Answer is xenocentrism. Pero pag proud ka, feel mo the best ang OPM. So that is ethnocentrism. So again ha, pag feel mo the best ang culture mo, ethnocentrism. Kung kinakahiya mo ang culture mo and you think it's just inferior sa ibang culture, that is xenocentrism. But we also have the term cultural relativism. Now, when we say cultural relativism, refers to the viewing of people's behavior from the perspective of their own culture. Now, i-clear natin ito siya guys kasi even ang definition sa handout may something wrong siya. Refers to the viewing of people's behavior from the perspective of their own culture. Ang ginamin dito guys na own culture, not our culture, but their culture. Ibig sabihin, ginajudge ni mo ang isa katao base sa ilahang culture and not your own culture. So that is cultural relativism. Ibig sabihin, pag cultural relativism, this is positive. Kasi you are judging other culture based on their own culture and not on your own culture. So that is cultural relativism. Gijudge ni mo siya base sa ilahang culture, dili base sa imuang culture. So again, positive ang cultural relativism. So again ha, attitudes towards cultural variation, una is pag ang feeling mo superior ang culture mo, so that is ethnocentrism. Pero pag kinakaya mo ang culture mo, that is xenocentrism. Pero pag i-judge mo ang isang tao based sa kanyang sariling culture, that is cultural relativism. Next, paano matransmit ang culture? Remember, may characteristic tayo kanina ng culture na ang culture is transmitted from generation to generation. Now, ang una is enculturation. When we say enculturation, it is the process of learning culture of, ang clue, one's own group. Ibig sabihin, naka-learn ka ng culture mo base sa mga tao kung saan ka nabelong or sa society kung saan ka nabelong. That is enculturation. Example, what if ang culture ninyo is halos lahat ng tao is mangingisda? Naka-learn ka paano mangisda. So in that way, ang pag-transmit ng culture, ang tawag is enculturation. Ang i-remember lang inside your own culture. Pero sometimes, maka-learn tayo ng bagong culture sa ibang grupo. Ang tawag na dyan, acculturation. So when we say acculturation, it is the process of learning some new traits from another culture, but take note. Yes, naka-learn ka ng other culture sa ibang culture, but without forgetting your own culture. So dapat yan yung definition ni acculturation. Naka-learn ka, pero hindi mo nakalimutan ang culture mo. That is acculturation. Ibig sabihin, nadagdagan lang, na-extend lang ang culture mo. Example, nung nasa province ka, ang na-learn mo, say for example, sa mga babae, ang na-learn natin sa probinsya, dapat yung mga damit natin mahahaba. That is
and culturation. Pero the moment pumunta na tayo ng syudad, kasi nag-aral tayo sa college, nag-start na tayo magsuot ng mga pek-pek shorts, nag-start na mga spaghetti, nag-start na mga crop top, so ano na yun siya? Acculturation. Pero hindi pa rin natin nakalimutan kung ano yung tinuro sa atin ni Lola na dapat mahahaba ang damit. Another, when we say enculturation, say for example, na-learn natin ang pagsasalita ng Filipino or pagsasalita ng Bisaya. Pero na may foreigner na niabot sa ito ang lugar, naka-learn ta how to speak English. So that is acculturation. But still, hindi natin nakalimutan paano mag-say ng Bisaya or Filipino. So again, enculturation, naka-learn ka ng culture within sa grupo mo. Acculturation, naka-learn ka sa iba pero hindi mo nakalimutan ang previous na culture. Ang medyo problematic is ang assimilation. When we say assimilation, it is a term used for a process in which an individual, ang clue, entirely loses any awareness of his or her previous group identity and takes on the culture and attitude of another group. Ibig sabihin, pag-assimilation, nakalimutan lahat. Example ha, 1 week lang sa Manila, pagbalik dito sa Davao, di nakabalo magbisaya. Pamati irapod. So that is assimilation. Nakalimutan na niya ang previous culture kasi inadopt na niya ang na-learn na bagong culture. So that is assimilation. So again ha, enculturation, learning within your own culture. Pag naka-learn ka sa another culture pero hindi nakalimutan, acculturation. Pero what if nakalimutan mo lahat? That is assimilation. Now, we also have social structure. When we say social structure, it is the way in which a society is organized into predictable relationships. And since na-organize tayo into different relationships, meron tayong tinatawag na social interaction. So it is the process by which people act and react in relation to others. Kasi di ba nag-interact tayo. So the moment may interaction, of course, may reaction, may action. That is social interaction. So again na, balik tayo. In terms of attitude natin sa cultural variation, pili guys, pamili guys if we have ethnocentrism, xenocentrism, and cultural relativism. Saan na belong pag? Ang clue natin is, feel mo inferior ang culture mo. Inferior ang culture mo, sagot is, we have xenocentrism. What if superior ang culture mo, proud ka? That is ethnocentrism. Next, what if ginajudge mo ang ibang culture based sa kanilang culture? Answer is cultural relativism. Now, saan siya mabelong guys? Pili if enculturation, acculturation, assimilation. What if ang clue natin is nakalimutan ang kanyang culture? Answer is assimilation. What if naka-learn ng culture sa ibang grupo pero hindi nakalimutan ang previous? Answer, acculturation. What if naka-learn siya inside lang sa kanyang grupo? Answer is enculturation. Now, we have here elements of social structure. So we have statuses or statuses, social roles, groups, and ang social institutions. Now, let's start with status. When we say status, it is our social position na gi-hold sa isang society. Now, let's start with ascribed status. When we say ascribed status, it is a social position a person, clue, receives at birth or takes on involuntarily later in life. So when we say ascribed status, nakuha mo siya at birth. Example, kung ang mama papa mo mayaman, mayaman ka din. Ascribed status. What if ang mama at papa mo king and queen? Naging prince and princess kayo. So ano yan siya? Ascribed status. Na-receive mo at birth. Pero pag pinaghirapan mo talaga, that is achieved status. When we say achieved status, it is a social position a person takes on voluntarily that reflects ang clue, personal, ability, and effort. Ibig sabihin, it's through our merit, it's through our effort, it's through our ability. Now, example, pinanganak ka
from a poor family. Pero nagsikap ka para makapag-aral, nakapasa ka sa board exam, naging top-notchers, nakaland ka ng isang magandang job, and naging mayaman ka. So ang pagiging mayaman mo, hindi ascribe. Ang pagiging mayaman mo is achieved status. Na-achieve mo because pinaghirapan mo. That is achieved status. Pero pag nakuha mo lang siya at birth, ano lang yan siya? Ascribe status. Next, we also have status set. When we say status set, refers to all the status, a status set a person holds at a given time. Example, isang tao pero marami siyang status. Una, siguro single, ano pa, mayaman, teacher, tapos queen. What if ganyan? So that is status set. Kasi nga, di ba, set. So marami na statuses sa isang tao. Pero kahit na marami ang ating statuses, meron tayong tinatawag na master status. Pag master status, ito yung nag-dominate sa atin. A status that dominates others and thereby determines a person's general position within a society. Example ha, na ay Shopee delivery. And then nag-ask ang rider. Ano ang rider? Excuse me ma'am, asa ni dapit ang balay ni Maria? Tas nitubag imong silingan. Ay, si Maria katungkuan, dalagang guwang? Oh. So ang pagiging dalagang guwang nimo or ang pagiging spinster, ang wala kay asawa, that is your master status. Sa karami-rami status set mo, ang na-remember lang ang pagiging dalagang guwang. So unsa to siya? Master status. So again, nakuha mo at birth, ascribe. Pinaghirapan, achieve. Marami, status set. Nagadominate, master status. Now after status, we also have status role. So when we say status role, it is a set of expectations, again, expectations for people who occupy a given social position or status. Example, pag lalaki, expected sa inyo, breadwinner sa family. Pag babae, expected na nasa bahay, nag-aalaga sa mga bata. So that is our status role. So meron tayong role set. So every time makabasa ng set, ibig sabihin marami yan sila. So pag role set, refers to number of roles attached to a single status. Example, pag ikaw mama, ang mga role mo is ikaw ang nasa bahay, ikaw nag-aalaga sa mga anak, ano pa, ikaw nagaluto, ikaw nagalaba, ikaw tanan. So that is your role set. Next, pag ikaw is papa, ang role set mo is ikaw ang breadwinner, ikaw ang provider, ikaw nag-work, ikaw nag-trabaho, ikaw tanan, sa gawas sa bahay. So that is for role set. Pero sometimes, nagkakaroon tayo ng role conflict. As conflict among the roles connected to two or more statuses. Di ba ngayon may mga tao na si mama na ang breadwinner, tapos si papa na ang nasa bahay. So that is role conflict. Or say for example, ikaw is lalaki pero gusto mo ang role sa mga babae. So that is role conflict. Now, I know most of you meron talagang mga set of friends, mga group ninyo. So when we say group, any number of people with similar norms, values, and expectations who interact with one another on a regular basis. So as you can see guys, sa definition, when we say group, similar norms, ibig sabihin, pare-pareho kayo. Kaya nga, di ba, birds on the same feather flock together. So meron tayong different na mga categorization when it comes to group. Pwede siya primary and secondary. We also have in-groups and out-groups and ang reference group. Now, let's start with primary group. So when we say primary group, ito yung nakakasalamuha natin every day. Refer to a small group characterized by clue, intimate, face-to-face, association, and cooperation. So pag primary groups, every day natin nakakasalamuha, so pwede lang informal ang pagtagad nato. Example, ang family, ang mga friends, ang mga street gangs, ang mga barkada. So, di ba, pag primary group, okay lang sa ilaha mag-joke ta, okay lang sa ilaha mag-gara-gara ta, kasi primary everyday natin nakakasalamuha. Pero, pag needed talaga na formal ang interaction, that is our secondary groups. Example, atong mga teachers, ang mga principals, ang mga pari. So, dapat secondary yan sila. Refers to, ang clue natin, formal, impersonal group,
in which there is little social intimacy or mutual understanding. Ibig sabihin, pag secondary groups, ito yung hindi natin everyday nakikita, sometimes lang sa isang month or sometimes sa isang year, kaisa lang, kaya formal ta, mutagad nila. Example, environmental units, political parties, religious organizations, and business corporation. So, di ba guys, example, sa primary groups, pagdadating yung friend mo, kanang katapad ni mo, di ba dili man ka mag, hi, good morning, kumusta man ka? Di ba di man ta mag-inana? Pag mabot atong barkada, diretsyon man atong hapak. So, unsa na siya? Primary group kasi informal. Pero pag secondary groups, example, mga head sa community, mga mayor, or ang president sa Philippines, example guys, makita ni mo si Duterte tapos imulang kaliton og hapak. Di ba dili siya okay? So that is for our secondary groups. Mga teachers, secondary groups yan siya. Next, napod tay in-group og out-group. Ang in-group, any group or category to which people feel they belong. So tanawa imo mga barkada karon, imo mga katapad. Kung feel mo ay na belong jud ko diri kay Bright Ming tanan, so unsa na siya? In group. Pero what if lima mo kabuok, ang upat kabuok Bright, ikaw kay tanga-tanga, so unsa na siya? Out group na nimo. So when we say out group, a group or category to which people feel they do not belong. So if ever na OP ka sa friends nimo karon, unsa na nimo sila? Out group. Pero what if feel nimo ay na belong jud ko, love kay ko nila, accepted jud ko, that is your in group. Sige daw, lingyay mong katapad, kumusta man, in group nimo siya or out group? Basi na OP na ka, nanada sila in GC, na shock na lang ka, hala, mingaw lagi among GC, di ay to na nay uban GC. So unsa man to siya? Out group na to nimo. Pero in our friendship, napod tay reference group. When we say reference group, any group that individual use as a standard in evaluating themselves and their own behavior. So natay reference group where indeed to nato ginaset ang atong standards and on how we evaluate ourselves. So again ha, pag primary groups, everyday nakakasalamuha. Pag secondary groups, sometimes lang kailangan formal. Pag in-group, nabelong ka. Pag out-group, wala ka nabelong. Pag reference group, sila atong standard sa pag-evaluate sa atong self. Now, we have social institutions. So when we say social institutions, an interrelated system of social roles and norms organized about the approval of an important social need or function. Just remember, when we say social institutions, ito yung family natin, ito yung mass media, ito yung government, ang school, ang economy, ang religion. So pag tapos na mo guys sa Uri Bronfenbrenner, di ba natin different systems? Di ba katong microsystem? Na-remember pa to siya? Okay, so kato siya, part to sila sa tong social institutions. Now, una ta sa family. Ano yung mga functions ng family? Una, reproduction. So guys, ang pwede lang mag-reproduce ang family ha, family, dili uyab. Next, security. Sa family natin, unang na-feel na secure tayo, di ba? Trust versus mistrust. Next, sa family, una natin na-feel ang socialization. Una natin na-experience how to socialize with other people. And sa family, nag-start ang assignment of statuses. Example, pag ikaw ang ate or kuya, ikaw dapat ang nag-work, ikaw dapat ang nag-alimpyo, nag-alaba, nag-ahugas, nag-aluto. Pero pag ikaw ang manghod, sige, maglingkod ra ka, magdulag cellphone. So that is for assignment of status. So for the family. Now let's start with the classification of family according to the pattern of mate selection. Again, the pattern of mate selection. Una, we have endogamy. So when we say endogamy, endo, inside lang kasi mong tribe. These are sets of norms specifying that people marry ang clue within their own groups, such as their race, tribe, and social status. Example, ang Pinoy nagpakasal sa Pinoy, endogamy. Ang teacher nagpakasal og teacher, that is endogamy. Example pa, ang king nagpakasal og queen. Unsa pa, ang farmer nagpakasal ng another farmer. So that is endogamy. Within lang sa imuhang group na
within lang sa group nimo nagpakasal. Pero may ibang mga tao na gusto more chances of winning. Gusto jud na ay affirm. So pag na kay affirm na ginasugat nimo sa airport unsa man siya, exogamy. So these are set of norms specifying that people marry ang clue outside their group or between two individuals who do not belong to the same group. Example, Filipino og affam, that is exogamy. Or what if ang king gipakaslan ang common tao, exogamy. Or what if ang teacher nagpakasal og habal-habal driver, that is exogamy. So again, pag endogamy, within lang sa imong tribe, pag exogamy, outside. So sa mga wala pa na minyo, usa man yung gusto, endogamy or exogamy. Kung gusto ka maka-marry og kuan, K-pop, kana mga upa-upa ninyo guys. So exogamy na siya. Now, in terms of the number of spouses or pattern, pero guys, ha, before tayo mag-discuss dito, remember we have cultural relativism. Dapat i-judge natin ang isang culture based sa kanilang culture. So, i-respect kasi may ibang culture talaga na ginapractice ang polygamy. So, let's start with monogamy. When we say monogamy, from the word mono, isa lang. So, marriage of one male and one female. Babae, lalaki, monogamy. Next, when we say polygamy, poly, marami, refers to the marriage between one person of one sex and a minimum of two persons of the other sex. Pero guys, ang polygamy, na-divide siya into two categories. We have polyandry and we also have polygyny. So ibig sabihin, pag isa lang yun, monogamy. Pag daghan, polygamy. Pero ang polygamy, na-divide into two. Let's start with polyandry. Refers to the marriage of one woman and two or more men. Ibig sabihin, pag polyandry, isang babae na ay lima kalalaki. That is polyandry. Next, dili pud papildi ang mga lalaki. We also have polygyny. Pag polygyny, marriage of one man, two or more women. So isa kalalaki na ay tulo, upat, or lima kaasawa. That is polygyny. But again ha, naging culture na ginapractice niya siya, so just respect. So again, pag isa lang talaga, monogamy. Pag marami, in general, polygamy. Babae, daghag lalaki, polyandry. Lalaki, daghag babae, polygyny. Now, ang family in terms of internal organization. We have nuclear and extended family. Now, when we say nuclear, a family composed of husband, wife, and children. So, sa isang bahay, nandiyan si papa, si mama, at mga anak. Nuclear. Pero guys, ang mga Filipino, the more the merrier. Sa isang bahay, naadra si tito, si tita, si lolo, si lola, mga igagaw. Ano yan siya? Extended family. So when in additional to the nuclear unit, nandiyan si grandparents, ang uncles, ang cousins, considered na members of the family. So pag mama, papa, anak, nuclear. Pag daghan sa isa kabalay, extended family. Now, how about according to descent? So when we say patrilineal, ang i-remember lang nyo guys, pag P mag-una, papa. So pag patrilineal, when family members trace their relationships and affiliations with the paternal side. So yung descent nyo guys, gina-check or gina-trace nyo sa side ni papa. Kaya pag mag-reunion, sa side ni papa. Pero what if sa side ni mama ang reunion? That is matrilineal. When family members trace their relationships and affiliations with maternal side. So pag patrilineal ang descent kay papa, pag matrilineal ang descent kay mama. Pero guys, Filipino ta, halos tanan, bilateral. Halos daghan kitag reunion ginaatinan. When family members trace their relationships and affiliations with both parents. So again, pag mag-una is P, papa. Pag M mag-una, that is mama. Pero pag bilateral, both sides. Now, how about according to power or authority? Pag si papa masunod or lalaki masunod, si lolo, that is P, papa, patriarchal. The father or grandfather has the authority and dominates the household. Pero may mga family talaga na ang masunod si mama or ang lola or babae. So that is M, mama, matriarchal. The mother or grandmother has the authority and dominates the household.
Pero sometimes equal amount ang power. And we call that as egalitarian. Ibig sabihin, equal ang power or authority ni mama and ni papa. So again, pag ang papa ma-follow, patriarchal. Pag si mama ma-follow or babae, matriarchal. Pag both equal ang power, that is egalitarian. Now, how about according to residence pattern? After ninyo magkasal, asa mo magpuyo? So pag patrilocal P, ang sa side sa lalaki ang i-follow. So pag patrilocal, the married couple resides with or near the parents of the husband. So after marriage, nagpuyo mo sa side sa lalaki, so that is patrilocal. Pero sometimes after marriage, nagpuyo sa side sa babae. Unsa na siya? Matrilocal. The married couple resides with or near the parents of the wife. Pero guys, na po yung mga no permanent address. Ang tawag is bilocal. The married couple resides alternately with either or either of their parents. So si for example, karon nakasal side sa babae, nag-away sa mga ugangan, adto na pud sa side sa lalaki, nag-away na pud sa babae na pud. So that is bilocal. So again, after marriage, magpuyo near sa lalaki, patrilocal. Magpuyo near sa wife, matrilocal. Pero pag ano lang siya, alternate bilocal. Pero ang pinaka the best is ang neolocal. When we say neolocal, the couple resides in clue, a new place independent from either the parents of the husband or the parents of the wife. So pag neolocal, neo, new. Ibig sabihin malayo kay father na side, malayo pag kay mother na side, or malayo sa husband and sa wife na side. So ibig sabihin, pag neolocal, at peace mo ba? Peaceful, kasi wala mong magsamok-samok. So after marriage, i-think niyo guys, asa mo magpuyo after. So pag sa side sa husband, patrilocal, sa side sa wife, matrilocal, alternate, bilocal, pero pag bago na bahay, that is neolocal. Okay, and that ends our discussion sa sociology. So let's just see sa kung sino yung nag-facilitate. Let's have an oral recitation.